So hi guys, welcome back sa ating channel. Thank you sa pag-subscribe at pag-support sa atin. So we'll be teaching now how to what is the best mirroring app that I am using for Mobile Legends on other games that using mobile, and mirror natin sa PC and then i-stream natin sa Facebook or whatever kung saan natin gusto siya i-stream. So now, tuturo natin kung paano, at saka ako, para sa akin po, ano yung best mirroring app. So, some gamers using other apps, ako, I'm using this app kasi ang dami niyang features, ang dami niyang pwedeng gawin, and mas maganda yung, para sa akin, mas maganda yung quality, no lag halos, and so on. So, let's go and roll that video. So, yung sinasabi natin na mirroring app is ito. So, search natin. Ang tawag dyan sa kanya ay Vysor. Vysor.io. So, meron siyang app dapat sa PC. Meron din siyang app dapat sa cellphone. So, sa ngayon, na-download natin yung Vysor from PC. So, actually, na-download ko ito before. Nagagamit ko na rin siya. Pero dahil for the purpose of the tutorial, in-uninstall ko. And ipapakita natin sa inyo kung paano siya i-download or kunin. So, antayin natin siyang matapos. Downloading. 87 MB siya. So, kunin natin. 87 MB siya. So, mabilis lang naman. Okay. So, kailangan mo rin mag... Hindi mo na kailangan mag-download dito sa cellphone kasi meron na siya namang automatic na i-download sa cellphone niya once na na-install mo na siya dito tapos na-connect mo siya sa cellphone. Okay, antayin lang natin matapos. Tapos install natin. So, ayan. Natapos siya i-download. So, ngayon, kailangan na natin sa kanya i-install. So, right-click mo lang. Run as admin. So, normal installation. Para sa akin kasi, mas better kung i-run as admin mo siya. So, antayin mo lang mag-install. Lalabas yung map na. So, ganyan na yung installation niya. Wala nang ibang kailangan gawin dyan. So ayan, na-download na. So pasensya na, nag-pinos ko lang kasi dinaglagan ko lang ng konting overlay yung stream natin, video natin. So ito na yung app niya. Simple lang yan, yan lang yan. So ngayon, kailangan natin lang siya i-connect sa cellphone. So para ma-connect mo siya, kailangan mo siya, yan, oh, Android not found. So para tatanungin niya kung nakita mo ba yung Android phone o hindi. So kailangan mong i-enable yung USB debugging sa phone mo. So, depende na yun kung anong phone ang gamit mo. Meron naman kasi iba't ibang way how to enable yung USB debugging. So, pwede ko rin pakita kung paano yun. So, ito yun. So, ngayon, papakita lang natin kung paano mag-USB debugging. So, click mo lang yung settings. Tapos, punta ka sa system management or sa about phone. Hanapin mo lang yung about phone. Tapos, punta ka lang ng software version. So, click mo lang ng maraming beses yung software version. Lalabas yung developer option. So, ngayon kasi, lumabas na yung developer option ko dati pa. So, click, pasok ka developer option. Tapos, enable mo yung developer options para may mabago ka sa mga settings niyan. Maraming settings niyan para mas ma-optimize mo yung cellphone mo. So, isa na yung pag-USB debugging. So, ngayon, paka-turn on na yung USB debugging ko. I-on mo lang yan. Dapat paka-on. Tapos, pwede mo na ulit i-close yung developer options. Pero, makikita mo naka-turn on pa rin yung USB debugging. So, ganun lang kasimple siya mag-on ng USB debugging. So, once na-turn on mo na yung USB debugging, ngayon ang kailangan naman sa kanya i-connect sa PC mo gamit yung USB cable. So, ito yun. Kung ano mang USB cable gamit mo, Type-C man or Android phone mismo, pwede mong gamitin yung... So, ako, Type-C yung gamit ko. Connect mo lang to. Tapos, kukonnect mo lang din yung USB mo to your PC. So, marinig mo yung beep na nag-connect ka na siya. So, kung makikita mo, may lumabas na pop-up kasi nag-connect na siya automatically. So, di ba? Ayan yung sinasabi ko na ito na yung phone ko mismo. Nag-screen, nag-mirror up na dito. So, ayan. Nag-disconnect lang siya. So, automatic siya nag-install sa cellphone mo. So, yung Vysor ko, ayan, nandyan yung Vysor ko. So, makikita natin. Ayan yung Vysor. So, ibig sabihin, automatic na siya nagawa. So, makikita nyo, sobrang ganda rin ang quality ng video. Pero pwede rin kayo mag-change ng settings dyan. Maraming iba't ibang settings. So, pwede kayo magpalit ng name. So,
So ito yung kagandahan ng Vysor. Meron siyang 8 megabits na bitrate. So ibig sabihin yung transfer ng data mo sobrang ganda, sobrang quality. May tinatawag kasi diyan na pinakamabilis sa pag-transfer pero sobrang low quality. Pero ito yung pinakamagandang option niyan, mas iba. Sa iba, alam ko 3 MB lang. So 3 MB rate lang yung ginagamit nila, sobrang baba. So ako, siyempre, kung ano yung recommended settings niya, yun yung gagamitin natin. Pero pwede nyo bago-baguhin yan. Ako, ginagamit ko rin yung native software fast kasi siguro yun yung recommended kasi yan, may best compatibility. Sa akin kasi ginagamit ko yung above average lang. Okay? So, ginagamit ko pa rin yung Force Hardware 264 or H264 based time profile. So, depende yan sa naka-enable yan sa cellphone mo and sa PC mo rin. So, pwede mong palitan din kung low, medium. So, nagbabago yan. Kung makikita mo, nagbabago yung likod. Okay. So, ako ginagamit ko lang lagi is yung recommended settings. Okay? So, pwede mo rin yan. Use Android 10 audio mirroring. So, ginagamit ko lagi yung depende yan. Pero ako, hindi ko ginagamit yan. Kasi, meron din isang option si Vysor na pwede mong i-mirror yung sound wirelessly. So, ibig sabihin, ang kailangan mo lang talaga, ito. Ito lang talaga kailangan mo para ma-mirror mo yung sound. Hindi mo na kailangan ng extra 3.5mm jack. Unlike sa iba na kailangan mo pa yon, mas kailangan mo to. Magkakaroon ka ng hissing sound pag nangyari yon. Na marami na ako na experience na gano'n yung hissing sound or buzzing sound. So, kailangan mo lang siyang gamit. So, kailangan mo lang siya i-save yung default na yan. Tapos makikita mo, ito na yung screen mo. Okay? So, ngayon, sa nabanggit ko kanina, pwede natin muna mag-try pala. Let's try first to open any games. So, try natin itong Mobile Legends. Okay. So, ayan siya. So, ayan o. So, para makita nyo lang. Let's just show you the image. Ang kagandahan pa nito na Vysor app. Hindi, pwede mong gamitin yung PC mo to control your cellphone like this. Tama, wala akong ginagawa pero i-click ko, di ba? Kita nyo ba? Di ba? Cellphone lang yung ginagamit ko na pang-click. Kita natin. Wala akong pinipindot, kundi yan lang. Di ba? So, yun yung kagandahan pa ni Vysor. Na pwede mo siyang gamitin gamit lang yun. So, gamit lang yung mismong PC. Ano ba, tinatamad ka? Pwede ka rin mag-ano. Maraming option to. Pwede ka mag full screen, stick screenshot. So, ayan. Marami siyang connection. Pwede ka rin mag-record screen. Ito yung sinasabi ko na para ma-cast mo or ma-transfer mo yung audio to PC, gamit lang tong cord na to. I-click mo lang to. Toggle audio. So, pupunta ulit siya dun sa home mo ng Vysor. I-minimize lang natin saglit ha. Yan. Click mo lang to. Toggle audio. So, ayun. Hindi masyado makita. So, lakihan natin. So, ayan o. Kung makikita nyo, lalabas yung cast. So, balik ulit natin para makita nyo ulit. Click mo lang tong audio sa taas. Yan, lalabas ulit yan. Tapos lalabas dito yung device. Click mo lang yan, magko-connecting na siya. So, pag lumabas to, click mo lang yung start now. So, matatransfer na yung audio dyan. So, para ma-verify natin, syempre, buksan natin yung game. Diba? Ngayon, re-read nyo na yung audio ko sa speaker. Diba? So, yan yung sinasabi ko na marinig mo yung audio once na. Okay. So, sobrang smooth yan. Okay, kung makikita mo yung daliri ko, makita natin. Ang haba pinipidot ko yan. Ayan. Sobrang responsive yan. Okay? Hey! Yuhuu! Pindot ko yung magic test. Ayan, busy. So, para maklik mo lang, try mo lang. Sobrang halos walang delay, walang ka-delay-delay. Tapos yung quality pa ng video, ganyan na. Okay?
So ganun lang yung pagmi-mirror ng app natin sa ating PC. So, ngayon, para lang para ang catch lang dito, this is the reason, para ma-transfer mo yung audio mo from phone to PC, you need to pay for 100 pesos, I think, or 120 pesos for a month para lang magawa yung pagka-transfer ng audio. Pagka-transfer ng audio to PC. Which I think hindi na ganun kalaki yun kasi kung napakaliit na bagay lang yun itong sa iba, napakaliit na presyo lang yun. To make your stream better, look better naman. Para sa akin, yun mas maganda yun. Okay? So, meron pang isa akong na-try lang na kahit tanggalin mo to, itong cord natin, pwede pa rin natin siyang makonnect wirelessly. So, alam ko sa ibang... So, this is not... this is not a sponsored Vysor review. This is just a review for myself na kung ano yung ginagamit ng mirroring app. So, ito yon. So pwede mo tanggalin to and makukonnect pa rin siya wirelessly. Sa ibang I think mas better yung nagamit talaga nila wired. Para natin, para matry natin yung wireless connection, kailangan natin gawin is i-click natin tong wifi. So magki-create siya ng another open dito. Tapos try natin ihugutin tong wired. So mawawala yung connection niya dito. Pwede natin i-close to. So ito pa rin siya. So retry mo lang. Kasi magta-try, yun yung connected mong wire. Okay? Oh, so, wireless na siya, oh. Wala na ako. So, kasi, pag naglalaro ka ng ML, gusto mo mag-rank. And you want to go for a higher rank and you want to have more stars playing. Walang dapat distraction sa kamay mo pag naglalaro. Dapat yung kamay lang, focus mo. Okay? So, ito kasi, ginagamit natin. Wala na siya, oh. So, another thing, catch here, para magawa mo to, is you need to pay... You need to pay for the monthly or the month, 1 month subscription sa Vysor, which is 120 pesos only. Sobrang baba. $2.5 lang ata to. Okay? So, So, para matry din natin yung audio, i-click mo lang din to. So, magka-cast din siya ng device. Magka-cast pa rin siya ng device. So, na-transfer pa rin. Wireless din. Diba? Sobrang less hassle na maglaro. So, ganun pa rin siya kabilis, oh. Makikita nyo. Makikita nyo yung daliri ko. Makita natin. Ilapit natin yung para lang mapakita natin. Sobrang bilis niya. Less hassle. Sobrang bilis niya. Para sa akin, sobrang quality na ito. Hinaan natin yung sound. So, pwede natin hinaan yung sound through cellphone volume. And syempre, sa PC volume. Okay? So, we can try playing siguro. Try yung nagrata. Try si Rebuff Hero. Try natin yung Rebuff Hero. Try lang. The Dragon! Para lang ipakita natin yung game. So I'm not yet mirroring pa sa ating platform how to mirror the game. Pero ito yung mirroring. Sobrang quality ng video niya, oh. Para sa akin, sobrang quality ng video niya. Ang problema, ang catch lang dito, syempre kailangan magbayad ng month. And yung phone mo, syempre malulubat yan eventually. Siguro depende sa cellphone mo kung gaano katagal. Siguro kahit 3 hours, mas malaki, sobrang bitagal na nun. So try lang natin, let's try first how to play the game with this app. And pakita niyo yung gameplay na wala siyang lag and wala siyang any issues. Welcome to Mobile Legends. Diba? Sobrang ano? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Sobrang smooth. Smash them. Kita mo naman. So syempre maglalag lang yan, depende sa internet connection. Sa internet connection mo magkakaroon ka ng issue diyan. Kung may issue ka sa internet mo at mabagal, so yan yung magiging boss. Pero kung harap natin, so magiging walang panag lang. Can Jawhead get hurt? Walang panag lang. Ganun
lang siya. First blood. Ganun lang kadali. Ganun lang kadali pag naglalaro ka. So, para sa akin, ito yung best hero ng map. Kasi wala ka nang kailangan i-connect. Halos ito na lahat. Ito na lahat. Nandito na lahat sa phone. And yes, yun lang kailangan mo. Pwede mo pa siyang controlin through here. Okay. So sabi ko nga, pwede ko ituro kung paano yung ginagamit kong mirroring app. So nakita mo kasi ang gamit ko ngayon na pang-record ng video natin ngayon is yung OBS. Natawag natin na OBS. Ngayon, ito din yung ginagamit natin para makapag-mirror tayo ng up to PC plus may stream mo siya sa any FB, YouTube, Twitch, whatever. So I think ito yung ginagamit ko. So click mo lang. So para makapag-add ka, meron ka dito mga scenes. Pwede ka mag-add ng mga scenes dyan. Okay, so let's try to add scene. Kahit anong title, okay lang. So, meron din kasi ako ganyan. So, wala ako dyan. Pero, naririnig niyo ako. Pero yan nga, kailangan mo mag-add ng scene. Tapos, right-click mo lang. Right-click. Right-click and then window capture. Click, may pagkakaiba kasi yung window capture, game capture, and display capture. So, display capture is more on... makukuha niya yung buong screen kahit anong ipasok mo doon. Pero yung window capture, kung ano lang yung selected application mo na nasa PC mo, yun lang yung makikita niya. So ako meron na akong readily available dito, pero pwede ka mag-create ng new window capture. Click mo lang. Tapos hanapin mo lang yung app na nakabukas sa PC mo, which is yung cellphone ko, Vivo 1920. So ito na siya, oh. Nandito na siya. So para matanggal mo tong mga nandito, so kasi pag nilimitan mo yan, hindi mo mababago. Pero kailangan mong i-hold yung Alt. Kailangan mong i-hold yung Alt sa keyboard mo, tapos i-drag mo pababa. So madi-delete yun sa picture ng ano mo, ng app mo, ng mini-mirror mo. So right, ganun din sa baba. Okay. So ganun na, sakto-sakto na siya. Pwede ka maglagay pa ng kung ano-ano dito, mga sounds. Pwede ka maglagay ng sound, background music. So yan, ito yung sound ko kung narinig nyo na rin. Pwede kong ilagay din yung camera ko. Window capture din ang gamit ko doon kasi meron akong existing camera na ginagamit. So yan. So ito yung mismo parang application ng camera ko. Ito siya. Okay. So ganun din ang ginawa ko dyan. Nilakihan ko lang din. Tapos in-out ko, tapos niliitan ko to. Para saktong-sakto sa akin. Actually, slight tutorial lang to on how to use the OBS, pero hindi ito yung... Pero siguro gagawa ko ng another video for this one. But for the mirroring app na ginagamit natin, which is yung Vysor, ito yung pinaka-the best para sa akin. So, para sa akin, kailangan nyo lang siyang i-upgrade sa Pro version. Add natin yung display capture. So, balik na tayo dito sa kanina. So, sorry. Balik tayo dito sa isa kanina kung sa tayo nagre-record ulit. Okay, so sabi ko nga meron siyang kailangan mo lang bilhin yung pro version niya. So I'm using the pro version. So 120 pesos lang, I think 120 pesos lang siya para lang magamit mo yung pro version niya. So para sa akin, ito yung best mirroring app na meron tayo. Okay, Vysor Pro lang. So para sa akin, Vysor Pro yung best mirroring app. So yun lang. So sa ngayon, yun lang yung i-share ko sa inyo ano yung ginagamit nating mirroring app para makapag stream at saka makapagcast ng video and audio to your PC smoothly, easily, less hassle pag naglalaro. So ito yun. Maraming salamat sa pag-support sa akin. So more on gaming videos yung na-upload ko sa channel ko. Previously kasi mga travel video. So maraming salamat. Keep on subscribing and following me. Pag meron kayong mga questions, comment your below. I will address those questions and we can talk privately on any other social media app. Pero for now, yun lang muna ang si-share natin. Maraming salamat. Peace.